Life is gonna be great. Can't you see I just great? I'm very excited today because we are going to Mount Fuji. Punta tayo dito sa Lake Kawaguchiko. And alam nyo ba, story time lang, no? I have seen Mount Fuji in many instances. Winter, spring, medyo nag-autumn. On board Shinkansen from Osaka yata or Nagoya to Tokyo. Kasi sa sobrang niyang laki, makikita nyo siya sa maraming lugar. Which is nice. It's really majestic. Perfect talaga yung adjective to describe kung gaano siya kaganda. Especially kapag may snow. Kapag winter, puting-puti siyang maganda. I remember before, nung hindi pa ako nakakapunta sa Japan, meron isang calendar dun sa lola ko. Tapos, ang ganda-ganda niya, sabi ko, wow, may ganito ba? Sabi ko, pagdating ng araw, makakapunta rin ako dito. And true enough, nakapunta na ako. So for more Japan contents na hindi nyo nakikita sa aking Instagram account, nandito siya sa Pixie. I just created my Pixie account. So just follow me at Mommy Haidee on Pixie. So for those who don't know yet, Pixie is an app where you can earn by just posting and liking photos or uploading videos. And then yung mga likes na yan, merong equivalent na Pixie coins where you can convert into cryptocurrencies or withdraw through cash. And then yung Pixie account nyo guys, pwede nyo rin siyang makonect into Binance para pwede kayong mag-transfer through KuCoins. Pwede nyo rin i-link si Pixie sa inyong Ethereum or sa Polygon. And currently, si Pixie has 300,000 registered users and 500,000 wallets which already exceeded Binance. Itong platform na to is very safe and reliable and it is backed up by a very strong platform. Bago kayo guys makapag-start mag-post sa Pixie, you need a camera. And what is good, Pixie has launched a free camera. So, eto yon, which has an equivalent energy. Eto yung energy na pwede nyong gamitin to like other people's posting. Pwede rin kayong bumuli ng NFT cameras. It's like an investment. Pwede nyo rin siyang i-sell sa NFT market in the form of digital art. So, how to create naman your Pixie accounts? It's very simple and free. Download through Google Play or the App Store. I'm going to link in the description box para isang click nyo lang, nadudun na kayo. Ako kasi guys, as an accountant, kung merong chance to earn. Nag hindi ka naglalabas ng malaking resources, then why not, 'di ba? Follow me on my Pixie account. So let's like each other photos and videos so we can both earn together. See you on the Pixie app. Let's go. Tara, let's. Okay guys, so we're off to Mount Fuji today. Naantay lang namin yung aming car charter going around Mount Fuji area. Hindi ko alam guys, parang the past days, si Hazel, hindi yung nagmamurmur or nagko-complain. She's telling me, ba't kaya pupunta ng Mount Fuji? Alam mo kasi, let me explain myself. Every day na ginawa ng Diyos na nandito kami sa Japan, lagi namin pinupuntaan si Mount Fuji. At this time around, yung pupuntaan namin, yung most touristy na pwedeng puntahan Mount Fuji. Gusto ko sanang kumain muna ng ramen. Yung ramen monster. Kahapon nadaanan namin yun eh. It's... Hello. Po yung birthday ko ng vlog. Hi, thank you. Hello. Salamat. What's that? Ohayo, good morning. Ohayo, gozaimasu. Ayusin mo, girl. Ohayo. Ohayo na lang. Mag-comment naman kayo. Paano ba sasabihin ang good morning? Can I just say, ang Japanese level ko ng Japanese, advanced. Ngayon wala siyang maalala. Puro Korean pa nga yung sinasabi niya. Kamamnida! De! Ande! Buha, mayos ka. Itong ating service for today. Wow, naka-Alphard po kami. And this is booked by a cook. We can head on to Mount Fuji. Hi guys! Actually, natulog kami. Sobra-sobrang traffic. Ano oras na natin? 1:30 pa lang.
11:30 pa na. Hindi kami aware. No? Kasi ang laki naman ng road dahil oh, expressway naman nila to. But anyway, so guys, hindi pa kami nagbe-breakfast. Hindi tayo nakapag-ramen dahil sarado pa kanina. And so we have here some convenience store snacks that we can taste in. So halos everyday, after namin umikot-ikot, lagi kaming dumadaan sa convenience store. Tuwang-tuwa ako every time. Oo, ang dami namin pinagkukuhang bread na napakasarap. Mami, kanina yung donut, di ba? Ay, hindi ako nadala yata. Nakain ko na yung favorite natin doon. 2 days na yun. Oh my gosh! Tapos nagkabukas. Kinain ko, ba't parang freshly baked? Let's start with... Top and dumps. Mmm, these are crunchy. Rating ko nito, 8. Kasi gusto ko ng medyo malutong. Since nasa convenience store siya, tapos nasa cool area ba ito? Mm-hmm. Ganito talaga yung peg niya, hindi talaga siya medyo crunchy. Parang sanay lang ako sa mga crunchy na ganito. Ako din, 8. Pero, ang sarap ng feeling. Next item, kasi gusto ko na kung ito. So, ito ay blended strawberry and milk. Nakakatuwa. Nakakatuwa guys, kasi makikita mo may bits talaga ng strawberry. May mga bits nga, nakakagat ko siya. Pag-ibig tayo? Sige. Mm, parang may pagka-yogurt to. Pero sarap. Square-square yung melon. Yung honeydew. Sarap. Rating ko dito, 9 over 10. I like it, especially yung strawberry. Kasi para siyang may yogurt. Saka ang dami niyang real fruits. Pero 8 over 10. Kasi mahilig ako sa mga banana milk na Korea. Gusto ko yung may pagkaano eh. Tsaka mas hindi siya masakit sa nalamunan. Milky and creamy. Parang very natural. Bigla akong parang tinatawag ng kaligasan. That's a drink. Happy milk kasi. Oo. Pero hindi ka gano'n. Wala akong mga kineso eh. Ito ang dami ng kineme. French burnt cake with whipped cream. Guys, imagine. May burnt cake, man. Eh, di ba yung mga burnt cake? Ay, yung mga burnt cake nakikita mo sa mga social na resto, pagpabili-bake, napaka-komplikado, di ba? Tapos ang kakainin mo naman, kakaparanggan ka naman. Yeah. O, ito naman, di ba? Napaka-simple. Ang ganda pala mga packaging nila, alam mo, very catchy. Ang sarap tingnan. Cheesecake, mga be, o, di ba? I think maganda yung texture. Baka may masarap. Masarap na, pero... Easy 9 over 10 for me. Sarap nung texture niya, parang may crunchy. Mahilig ako sa mga ganito eh. Sarap ng cream sauce. Ako ano, 7 over 10. Kasi hindi ako mahilig sa mga burnt. This is our own personal taste, no? Mm-mm. Pero, quality-wise, wala akong masarap. Oo. Next, number 3. Ang cute ng packaging. Kaya ko kinuha. This is a chocolate Danish. Mahilig ako din sa mga 80, like croissants, ganyan. Kaya ako to binili. Ang nice! Kita nyo ba? Mmm, layer na ganyan. That's what I like. Hindi ako mahilig sa chocolate, diba? Kaya, pusa na lang. Ang laman nito is bacon cheese, ganyan, egg, ganun. Quality of bread is so, so good. Unsa lahat, hindi yung mga gusto kong chocolate. Masarap, pero siya yung kailangan mong magtubig. Hindi ko may mga taong gusto yan. Ako personally, hindi ko siya trip. Hindi ko siya bet na chocolate siya, pero it's nice. Siguro 8 over 10. Mga 6.5. Okay. Next is... Na-curious lang ako dyan. Oo. Choice to ni Hazel. This is chocolate ganache mochi. Ay, parang may nakakapa akong matigas. Sabi ko lang, mahilig na si dark chocolate and mochi. Masarap siya. The mochi is hindi matigas. Alam niyo yun, guys? Kasi ako yung mochi para sa akin is bilo-bilo, which I hate. Kasi sobra siyang thick. Ito kasi parang nagta-translucent. Parang natutulog siya sa bibig. Oo. Hindi siya heavy. Mm-mm. Hindi yung sasakit yung pangama pag kinain mo. Oo. Very chocolatey. But this is really nice. Especially sa mahilig sa mga chocolate. 8 over 10 for me. Oo. Same. 8 over 10. Ang kaming melon cream. Interesting. Gusto mo ba i-open? Oo. Mahilig na sa melon. Mga jabba sa pansin. Ay, ang bango. Non-drive tradition. Yung ibabaw is like parang nilagay, guys.
monay texture. Soft monay. Maganda yung texture. Magandang monay. Mm-hmm. Tapos maraming feeling. Puno. Manamis-namis yung feeling. Mm-hmm. Ba't parang may nalalasan akong peso? Ito ibabaw yun. Ah, yung ibabaw. 8.5. 9. Madali. Ako 8 over 10. Hindi ko alam kung sasawa na ako sa mga sweets kasi I'm looking for salty. Kinatna natin yung ating taste test. Busog na kasi kami. Tumamaya na lang. At saka mukhang bilis na ang takbo. Kina-traffic. I think 30 minutes nandun na tayo sa Mount Fuji. Sabi ko, hoy Hazel, gising na. 10 minutes, nandun na tayo. Saan tayo pupunta? Well guys, yung ganitong season is not the season na puntahan dito sa Mount Fuji. Spring is best time kasi makikita nyo, maputi pa din siya. Tapos syempre, pag summer, matutunaw siya. And then ngayon, autumn, medyo totally wala na siyang ice. Tapos kapag winter, mag-start ulit. So yun. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit gusto ko pumunta. Lagi ko siyang gustong makita. Pero syempre, best to see it kapag may snow cap. Nakita ko na po si Mount Fuji. There you go. Had a quick stop for CR break. So we got some salty chili tacos tortilla chips. Hazel got rusk watermelon soda flavor. Then, ang ate nyo, talaga naman. Ang ganda kasi guys. But this is quite pricey. 2,000 yen. So mga 900 pesos. Pero parang di ko siya ma-let go. Actually, favorite ko si Snoopy nung bata ako. Talaga? Oo. Kaya nga nung nagpunta kami sa Uniqlo, nakabili din ako ng short na Snoopy. Bababa na tayo in a few. Hindi ko alam kung ano makikita natin ngayon. Anyway, let's see. After like over 3 hours of travel dahil traffic, weekend ngayon, we arrive here at Kawaguchi ko. Parang hindi naman masakit sa katawan. Malamig, masarap ang hangin. And makikita nyo yung mga trees starting na maging yellow and maple. Mas nauuna dito kesa sa Tokyo maging yellow. Flowers. Ang sarap naman dito. Parang walang pollution. I'm trying to read the Japanese word. Because I know how to read those things before. I'm half wrong. So you're 50% right. Top of the world, like nothing's ever gonna bring me down. This feeling got me flying high as a bird. I may never touch the ground. It may not be my birthday, but I just wanna celebrate. Dito. Parang break lang from the city life. Kasi syempre for the past days, lakad-lakad sa Tokyo, nakakapagod. Parang sarap naman magpunta sa nature, na makita mo itong mga trees, nag-iiba yung kulay. Basta, iba yung feels over 2 hours trip from Tokyo. Syempre medyo, hindi mo probinsya, no? Yes, a sort of, pero ang sarap lang ng weather, ang sarap lang ng feels na parang peaceful, calm, relaxing. And parang gusto ko lang ng pause from the chaos of the city life, you know. There's magic coursing throughout my veins. I don't want it to stop. I feel invincible in every way. I'ma give it all I got. It may not be my birthday. So guys, meron sila ditong Fountain of Wishes. The Fountain of Wishes is the spring of a miracle where wishes come true. Dari ito, wishes come true daw. Siyempre, I always wish naman for good health, number one. Number two is... Ah, oo nga. May nagko-complain. Oh, secret ang wish ko. Wait lang, dyan lang. Thank you.
Ate. Sige na, kahit ano, girl. Kala mo naman, pag sinabi ko Japanese, kaya mong gawin. Ang tagal, girl. Pressure ako, kasi baka hindi niya maintindihan. Gag. Kanina, ang lakas-lakas ng boses ko, sabi mo, dapat yung wish, di ba? Hindi sinasabi. Arte nito. Baka naman ang finish mo, mag-aasawa ka na. Hindi. More money, more happy. Gusto ko. Cute. Parang like ko to. Pero feeling ko hindi aabot sa bahay to. Ay, hand carry ko. Ang gaganda oh. Nakakatuwa. Sarap mag-uwi. Cute, diba? Ah, isa lang yung magro-rotate. Pero umiikot yata yung buong pagkatapos. Ah, oo. Yung buong base umiikot din. My heart will go. Na miss a thing. Huh? Diba guys? Ganda ng camera mo. Ano ba yan? Nabudol nga po ako ni Mami Heidi. Damage is, ay ang mahal. 7-8. So, 3,000. Alam mo na nangyemik ako. BTS lang yung binigay. 3-5. We got some souvenir. Ayan din ang atin yung binudol ko. Nananahimik ako. Gusto niya yung process mo. Hindi. Para kasing nice to have, para lang sa table mo pag mag-makeup ka. Alala mo yung nagpunta ka sa music forest. It was a nice visit. And so we're back here. Kakain sana kami dun sa area, pero sabi ni Kin, hindi daw dun masarap. So yung next stop na, dun daw maraming food. Pero sa totoo lang, ano yung sigmura ko? Naghahalukay na siya. Gusto ko mirror. Pero alam niyo ba, napakaswerte namin lagi. Every time na pupunta kami dito to see Mount Fuji, nakikita namin. Lagi siya. Kasi maraming stories, guys, na hindi nila nakikita. Kasi minsan kasi syempre pag cloudy, hindi mo makikita o nagtatago siya. Kasi Mount Fuji. Wait, lakin natin. Baka dito sa left side. Excuse me, where is Mount Fuji? Oh. Over there. Yes, thank you. Thank you. Arigatou gozaimasu. Uy, tingnan nyo na guys, oh. Ito yung maple tree. Oh. Magliliit pa ng dahon niya. Oh. Bata siguro pa siya, no? Na-appreciate ko na yung mga greens na yun. Dati hate na hate niya pagka nagpipicture ako sa may puno, sa may dahon. Sabi niya, bayan? Kasi meron sa Philippines. Pero for some reason, yung mga outskirts ng Japan, napaka-relaxing talaga. Mm-mm. May kakaiba silang vibe. True. Ba? Dati, nakapunta na kami dito. Ang sabi ko, babalik tayo, dito tayo mag-i-stay ng ilang araw. Ano? Nakabalik with work. So parang naiba na yung ihip ng hangin. Okay, let's go. We're done. Crazy, baby, you're divine. Dream is scheming,
It's 4 o'clock at ngayon pa lang tayo kakain. There's Mount Fuji, guys. Ayan. Isa, grabe, ang lalaki ng kastanya, so. Nalala na nagpunta tayo sa Gifu. Oh, sobrang dami natin pinupuntahan dito sa Japan. Kung saan kami nakakarating talaga. Dinip niyo sa barbecue. Salt or barbecue daw ah. Nice. Gusto kong iuwi. Ay. Grilled potato. Ito 200 to. Mga 90 pesos. Kahit saan ka talaga pumunta, makakakita ka at makakakita ka ng mga Pinoy. Doon yung nagduluto doon ng fish Pinoy siya. Eh, siyempre na-interview ko na 20 years na daw siya dito. Asawa niya Japanese. Hindi na. Amorites ka. So, Marites na Marites si Mami Haidee, siyempre. Kasi yun yun naman yung kanilang menu dito. Deson plan eh. Ito, masasabit ang thesis eh. So, ito lang luck eh. So, ito yung order natin. Yung isda. Ayan yan. 800 yen. Ito yung 800 ah. Yen. 50 pesos. Sarap. Asin lang, ang sarap. Walang masyadong resto. Na-open. Feeling ko nga natamaan din talaga ng pandemic. Feeling ko medyo marami tong stalls, no, on a normal day. I-order namin, dalawang ganito, 900 yen. Wow, the golden earth is here. So, 400 isa. Yeah. And then, 400 pesos dalawa. So, mga 200. Mmm! Mayonnaise daw ang sausawa niya rin. Mamaya na lang kami kakain ng marami sa Tokyo. Kasi dito walang masyadong choices. Aside, masyado mahal. Meron sa akong bagong discovery. Japanese mayo plus hipon. Luto ka sa bahay? Masarap pa sa inyo kanin. Masya, ate, sobo. Thank you. Ganun lang kami kumain. Salamat. Ibigyan niya sana kami ng extra rice. Kung yung isang order ko, eh, hindi kasha sa akin. Ganun yung mga Pinoy na sweet sila talaga pag may nakita silang kababae. Sobrang linis ng kanilang toilet at walang amoy. Mga proper bin. May disinfectant. Tissue. The push button. Yung tissue itatapon mo sa toilet bowl, hindi sa bin. Tama naman, ano? We're leaving na. Sad na hindi na kami makakapag-Gutemba outlet kasi lalagpas na kami ng oras. Aside, lalagpas na magbabayad na kami ng extra. Parang ayoko magbayad eh. Just like that, we're back at the hotel. Grabe, as in pinipilit kong dumilat nung ginigising niya na ako. Alam niyo ba si Hazel, pagsakay na pagsakay sa van, tunog from sakay hanggang dumating dito, ginigising na lang kami ng aming driver. Ako gising-gising pa eh, pag nakakatulog, pero si Hazel, plak na talaga siya. Sobra. Ano sasabi mo sa trip natin? It's a must visit for me. Although sa dami-dami ng binisita ko sa Japan, syempre hindi naman siya yung best of the best. Pero it's nice to visit. Bago kami lumipad, sobrang na kaming pagod. Actually, yung day na flight namin, hindi kami nakatulog. So, sa araw-araw na nandito kami, ang konti lang ng output namin. Kasi nga, para kaming exhausted. Parang breather sa akin yun na very calming, serene, close to nature, ang sarap mag-inhale, exhale, ganun. Natuwa ako kasi aside from that, nakapahinga kami sa biyahe. Kasi over 2 hours yung trip.
papunta, tapos another 2 hours din pabalik. So, ang sarap palang sumakay sa Alphard. Ito ang masasabi ko. And guess what, guys? Maaga kaming dumating dito. Actually, dumating kami dito 7:30. First time naming makapaglakad ng ganung oras dito sa aming neighborhood. And surprisingly, ang dami palang restaurant dito. Kasi, daming peeps, ang daming town eh. Usually, umuwi kami mga 10, 11 na. Pagkatapos, tahimik na yung street. Kanina, sobrang active. Ang daming tao sa kalye. Ang daming tao na nakapilit sa mga resto. Sabi namin, wow! Okay pala itong neighborhood natin eh. Hi! And so ngayon, nagpapahinga lang. Nagpo-posting. Na ulit, tapos, lalabas na naman kami. Nakatulog ako. Okay. Alam niyo naman yung reels ko. Ako din, like niyo naman. Effort yun. Alam niyo, hindi sa nagtitipid kami, no? Pero parang wala kaming time kumain. Wala sa oras. Parang hindi ko nakukuha yung gusto kong food. Ha? Hindi mo nakukuha yung gusto mong food? At the right place, at the right moment. Oo, pero yung, masarap ang food dito, bitch. I mean, yes, masarap. Yung exact timing ng lahat, hindi ko makuha. Nakakain mo yung gusto mo sa maling oras, sa late na oras. So, let's go out in a few. Let's have dinner. English. Yeah. For 2 person. 2. Parang sinasabi niya sa mga. Nandang sa Korean town kami. Alam mo, Hazel, yung itsura mo, parang nagsasabi sa akin na ano, bakit tayo magsasamgyup eh nandito tayo sa Japan? Like, I would rather eat sa sukiyaki again, gano'n? Or kakain ako ng katsu doon, yu doon ramen. Ganun yung gagawin. Tambong sunganbata Nunel tel suga opsasa I sezang hanapunin na Tambasunika, nazasunika Oh my gosh! Niloko pa dun sa lobby, see you tomorrow. Sabi niya yung lobby. Good night!